Good day, everybody! Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong artistang dentista, Dr. Rosanna Hover. Today, ang pag-uusapan po natin is the proper way of brushing your teeth. Also, i-discuss ko din po sa inyo ang proper way of flossing your teeth. And then later on, pag-usapan din po natin ano ang iba't ibang mga mouth rinses. Bakit po importante na i-discuss ko sa inyo na dapat laging malinis po ang ating bibig? Bakit po? One, it will not only give you a whiter smile. Pag malinis po ang bibig, maganda, masarap ngumiti, maputi. Pangalawa, it will give you a fresher breath. Yung katabi nyo po, hindi maamoy kung ano yung kinain ninyo. Hindi ba? And finally, and most importantly, pag malinis po ang bibig, it is critical to the overall health of our body. Bakit po importante na dapat malinis ang ating bibig? Maikwento ko lang po sa inyo. Kahit sinong doktor po o sinong dentista ang tanungin nyo, anong parte ng katawan ang pinakamadudumi? Dalawa po yon. Una are your hands and second, it is your mouth. So pag-usapan po natin yung mouth. Ang mouth is a colony, community of microorganisms. Kaya nga po, bakit importante na linisin ang ating bibig, lalong-lalo na kung pwede ho, tuwing pagkatapos kumain. Una po yan ang kalaban natin, ang biofilm. Ano? Ano po ang biofilm? This is a collective form of microorganisms that adhere on any surface. After 10 minutes, magpo-form siya ng very, very thin film. Araw-araw po, tuwing kakain kayo, magpapatong-patong po yan. Patong-patong, patong-patong, patong-patong. Eventually, titigas po ito eh. Magka-calcify ito. At ano po iyon? Ang mangyayari po ay ang dental plaque. Pag nagkaroon na po tayo ng dental plaque, yun na po ang cause ng maraming oral diseases sa ating bibig. Primarily, dental caries o mga bulok sa ngipin at gum diseases. Ito ang gingivitis and periodontitis. Yan po yung mga gumagalaw na yung ngipin natin. In proper way of brushing our teeth, we need the right tools. Ano po ang right tools sa paglilinis ng ngipin? Una, the right toothbrush. Second, floss. Third, kung ano po yung pangmumog ninyo. Mamaya, didiscuss ko po niyo. First, the right toothbrush. There are two kinds ng toothbrush po na pwede nating panglinis ng ating ipin. Pwede pong manual toothbrush. Ito po yun. At electric toothbrush. Electric toothbrush, ganito po yun. Ilalagay nyo po yan. Isasnap nyo po yan dito. Kung ako po ang tatanungin ninyo, para sa manual toothbrush, gusto ko po, kung sa bata, make sure, maliit po, para pasok agad sa baby ninyo. Sa ating mga adults naman po, hindi po kailangang malaking-malaki. Pumili po kayo ng toothbrush na pag pinasok po ninyo sa bibig ninyo, kaya niyang pumasok hanggang doon sa pinakahuling ninyong ipin. Okay, tatanungin niyo sa akin, Dok, ano ba ang maganda? Yung matigas na matigas? Yung medium? O yung soft? Ganito po. Huwag po kayong gagamit ng hard bristled toothbrush kasi po, nagagasgas po yung enamel natin. It is very, very harmful. Natawa nga po ako eh. Meron akong pasyente. Nung nagtutoothbrush siya, sabi nung kaibigan niya, naririnig siya ng toothbrush, kala daw naglilinis ng banyo sa sobrang lakas. Nag-i-escoba po ng toothbrush. Now, ang gamitin po natin ay yung soft bristled toothbrush po. Bakit? This will not harm your gums enough to clean your teeth po. May iba naman po, kunyari talagang nasanay po siya sa hard bristled toothbrush, tapos parang feeling niya hindi malinis yung pag soft bristled, so punta po muna tayo sa mildly hard toothbrush. Meron po yan, hard, moderate, and then soft bristled toothbrush. Yun po. Pero kung ako po talaga, sa soft po kayo kasi malilinis po talaga pa rin yun ang ipin. Nasa pag-toothbrush nyo po yun. At tuturuan ko kayo mamaya. Now, meron isa rin po ang electric toothbrush. Kung ako po, gusto ko yung hindi battery operated. I want po yung chinacharge. Bakit? Kasi consistent po ang labas ng power ng machine. Meron pong kind ng electric toothbrushes na doble. Ayan po.
at meron din po na isa. Kung ako po, ang mas gusto ko yung mas isa lang. Kasi mas pumapasok po siya dun sa mga hard to reach area, sa mga kanto-kanto. Ito po bakit maganda? Consistent kasi ang ikot. So, alam mo yung proper way of brushing, tapos ito po, consistent din siya. So, kahit inaanto ka pa, talagang malilinis po yung surface. Pero, kung tatanungin niyo po ako, sinong mas magaling? Pareho lang. It's your manner of brushing your teeth. Manner of cleaning it. Yun po ang importante. You may have the expensive electric toothbrush, pero tatamad-tamad eh. Wala rin pong silbi ito. Another tool po na kailangan natin sa paglilinis ng ipin ay ang toothpaste. Marami pong brands ang available in the market. But make sure na yung toothpaste nyo po ay may fluoride. Sa inyong mga anak po, meron din po yan yung mga available toothpaste na may fluoride. Pero ang maganda rito, may flavor. Meron po sila, may nakikita ko doon, strawberry flavor, cherry, oranges. Yun po, gagamitin po natin yan mamaya. What is the proper way of brushing our teeth? Now, unang-una, kunin natin yung toothbrush na tamang-tama sa kamay natin. Kung sa ating anak na medyo marunong pwede nang mag-toothbrush, dapat kasya sa kamay niya. Pag nahahawakan mo ng mabuti, okay po yun. Second, hindi masyadong malaki, tamang-tama lang. Okay. Also, uulitin ko rin po ito mamaya, dapat po ang toothbrush natin, opo ah, konti yung tatanungin, ay takip po. Para hindi po siya madudumihan pag wala na kayo sa banyo. No? Pero yung takip po, make sure na meron po siyang may mga holes na ganyan na may circulation po inside na hindi naman mag-accumulate ang mga bacteria. No? Na matutuyo din po siya pero at the same time, protected po. Kita niyo po, no? May mga butas. Let's say po, wala kayong makitang takip. Kumuha lang po kayo ng tissue or anything na may babalot nyo lamang dito para ho maprotektahan. Hindi po ba? Now, mag-brush na po tayo. When you brush, kukuha po kayo ng toothpaste, no? Kaya maraming tao rito gustong-gusto ng toothpaste mula sa umpisa hanggang panapos. Hindi nyo po kailangan maglagay ng toothpaste mula dito hanggang dito. Kumuha lang po kayo ng konting-konting toothpaste. Pea size lang po. Mahalaga po ito. Sige, pwede, no? Pero ang proper way of brushing, yun po ang importante doon. Hindi po sa dami ng toothpaste. Kaya pea size, konti lang ho. Konti lang. Now, sa pagbabrush, okay, may model po tayo dito. Isang ideal, ito po. Yan. At isa pong, may braces. Kung sa may braces po, may special type of toothbrush po. Yun pong toothbrush dito sa may braces ay merong parang malalim dito para po magkasya yung mga brackets po. Anyway, let's go muna sa idea. Paano nagtuturo ng proper way of toothbrushing ang isang dentista? Okay, hawak. Ganyan po. Sa harap, usually, no, ang makikita nyo sa libro, umpisa mo sa loob. And normally po, ako ha, personally, nag-uumpisa po ako sa harap eh. Ano pong movement sa atin? Wala pong ganyan ha. Wala tayong ganyan. No horizontal. Walang across. Bawal. 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 It should be always circular. 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 Pwede pong up, down. Up, down. Pwedeng up, down. Nagiging circular. 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 Okay po? Now, dito po, sa harap, let's say, ganyan ang ngipin. Let's say, nakaganyan. Circular. Circular. Bilog. Bilog po, ha? Why? It will not harm your gums. Pwede pong pataas-baba, taas-baba, and circular, circular. Walang ganyan. Walang pong ganyan. So, sa akin po, spend about 15 seconds. Chick, 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 chick. 15 seconds dito. 15 seconds. Okay, kung gusto niyo po, buka nyo, dito nga na, ilog, pwede sa baba, sa harap, yan. And then we go to the side. Ilog, ilog, ham, ham. Bumibilog po, yan. Wala pong parang trend, wala pong ganun. Bawal po yun. Bakit? Magagasgas po yung mga enamel areas nyo dito, magbubutas-butas po yan. Marami pong pasyente ako nakikita, pangiti. Puro butas po yan dito. Nangingilo lahat. Dahil po, siya ang gumawa sa ngipin niya. Siya ang may kasalanan. Hindi dahil bulok, pero wrong way of brushing. So again, what do we do? Up, down, to circular. Pam, 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 pam. Nawala pong ganun ha. And then we go to the other side. Bilog, bilog. Up, down, up, down, up, down. Ganyan po. Pam, pam, pam. Now, inside. Inside. Dito na. Kaganoon na tayo. Okay, ganyan po, ano? Do we do? Yan. Back to front, back to front, back to front.
And then dito naman po, to front, dito. Now, dito po sa likod, paganyan. Up, down, then. Up, down, up, down, up, down, then. Up, down, up, down. Ngayon, ang crucial dito, dito. Ito po. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng ganun. Di horizontal na naman po tayo. So, what do we do? Up, down, pare. Gets niyo po? Kuha niya, no? Up, down, dito rin po. So, kung iisipin niyo po, yung ipe rin nandito, laging up, down, dito, dito rin. Ganun. Ganun po, ano? So, sa lower naman, so, back to front, back front. Yan, ganyan po. Dito rin po. Dito po sa ilalim, ganyan po. Sa loob, pag ganito po, ha, mga kapatid, yan, pag ganyan, ha? Ganyan po. Yun. So, how long do we do it? Uulitin ko po. Spend about 15 seconds here in front. 15 seconds there. I do 15. Then you do 15 seconds here. You do 15 seconds here also. Dito naman ba? 15 seconds dito. 15 seconds dyan. Dito po. Yan. Yan. So, how long should I brush my teeth? Mga 2 to 3 minutes. Maximum is 4 minutes. Okay, ano po ang bigat ng puwersa ninyo? Very light lang po. Kalmang-kalma. Kumalma po kayo. Kumalma kayo. Kumalma po kayo. Let's say po, sabi nila, eh Doc, naiipon na yung toothpaste. Kaya nga po dapat konti lang yung toothpaste eh. Kasi ang tendency nito, magbabubbles po siya kaagad, tapos magsispit ka, at dahil lasang toothpaste na kala mo malinis na. Hindi po yun, no? Let's say, naiipuno na po kayo ng laway, you spit. Spit po kayo. And then, kung gusto nyo magmumug-mumug, then banat ulit. Brush po ulit. May matitira pa rin yan kasi po ang importante is the manner of how you brush your teeth. Ito po ang sikreto. Ito ang magtatanggal ng mga tingan nyo at mga mikrobyo. Ito po yun. Okay? Okay po. Huwag nyo pong kakalimutan, hindi lang po ngipin ang tinututbrush, pati po ang dila. Kailangan pong toothbrush yun. Okay. Yung dila po natin, para siyang merong mga hair-like projections, parang mushroom po. Tuwing kakain po kayo, pupunta po lahat doon ng mga juice ng kinakain natin. So, kailangan din po siyang tinutoothbrush. Minsan, kung ano yung kulay ng ulam mo, yun din napupunta rin sa tongue natin. So, kailangan din pong tinutoothbrush. Toothbrush niyo po. Rinse. Pag meron pa, may pagkulay parang puti. Yan, dami po niyan. Green, ako, ang dami po niyan. So, yun po, brush. Kung, of course, may tendency po na para kayong masusuka, no? Hinto, brush po. Also, no, mapapansin niyo po, pag nagtututbrush kayo ng tang, parang napakalapot po. Ibig sabihin, andun talaga yung karami-raming mikrobyo, no? Tatanungin din niyo po sa akin, tuwing kailan po ako nagpapalit ng toothbrush? Well, normally po, makikita niyo yung may mga tao, nakangiti na po yung mga brush, ayaw pa magpalit. So, normally po, mga every 3 months is really recommended po. Kasi araw-araw niyo pong ginagamit, araw-araw kayong kumakain, araw-araw kayong naglilinis. Palitan niyo naman po ito, yung t-shirt niyo nga, pinapalitan niyo lagi. Kasi syempre, pati po yung toothbrush, hindi po ba? And even here po, yung electric toothbrush, every 3 months yun po. Pero, kaya nga ho, hindi pwede yung parang gigil na gigil eh. Una, mabubutas yung ngipin ninyo. At the same time, madali po itong umite. Hindi po ba na hindi naman kailangan. So, every 3 months, you have to replace your toothbrush.